Hello, magandang araw sa ating lahat. Sa video ito, ikwento ko po sa inyo kung gaano nga ba kasakit ang salitang broken family. Alam ng lahat ng kakilala ko na galing ako sa broken family. Yet, hindi nila alam kung gaano kasakit ang salitang broken family. Pag narinig ko, bumabagsak yung puso ko. Why? Kasi pinagdadaanan ko siya higit pa sa lahat. Mula sa magulang ko hanggang sa sarili ko. Sanay na siguro ako sa broken family. Lumaki akong mag-isa. Nabuhay mag-isa. Tumayong mag-isa. Lahat ng problema, tinatakbuhan ko. Recently ko lang nalaman na kahit natakbuhan ko yung problema ko, hindi yun na solusyon. Kaya nitong mga nakarang araw, lahat ng problema hinaharap ko. Pero minsan, gusto ko na rin tumakbo. Bago ko umpisahan yung salitang broken family, please do like and subscribe sa aking channel, HK Galaera, para updated kayo sa aking magiging latest video. Bago pala kayo manood nito, make sure na may nakahandang tissue sa harapan nyo. Broken family. Umpisahan ko sa salitang pamilya. Pamilya? Ano nga ba sila? Ito yung bagay na hindi basta-basta. Na hindi pwedeng ipamigay. Na hindi pwedeng nakawin ng iba. Ito yung binigay ng Diyos Ama. Para may katuwang ka at para maging masaya. Yes, pamilya ang dahilan ng ating kasiyahan. At ang magbibigay ng mga bagay sa ama. Pero paano kung si ama at si ina ay sumuko na sa isa't isa? Ganito yon. Si mama, ika-convert ko yung kwento sa sarili ko na si mama may pamilya ng iba. At si papa, nanatiling mag-isa. At ako na mas piniling lumayo. Doon may mga kapatid ako. Pero lahat sila may pamilya na. Minahal nilang pamilya nila. Mas pinahalaga nila yung pamilya nila. Pero paano si Papa na naiwang mag-isa? Oo, nagkaroon ako ng pamilya. Pero sa isip ko, paano ako makatulong kay Papa? Kung mananatili ako sa pamilya ko, sino ang kasama ni Papa? Pinili kong lumayo para no. Mas pinili kong maging broken family yung pamilya ko, ang sarili kong pamilya. Broken family sila mama at papa. Ako, broken family ako kay mama at papa.
at mas pinili kong magiging broken family ang sarili kong pamilya. Ganun po ako kasama. Siguro para sa iba masama ako, sobrang sama. Kasi mas pinili kong tahakin ang daan. Mas pinili kong tahakin ang daan na to para lang makatulong kay Papa. Yan po yung katotohanan. Nag-iisa sa mundong unti-unti kong hinahakbangan. Sa daan na tila walang katapusan. Sa paglalakad ng walang hangganan. Nag-iisa lang ako sa daan na yun. Oo, aaminin ko. Lahat naman tayo siguro umaasa na sana magkabuo-buo ang nawawasak nating mundo. Pero naantog ako sa katotohanan eh. Na walang ganun. Na imposibleng mangyari yun. Bukod kasi sa may kanya-kanya na silang pamilya, iniiwan na rin ako ng mga kapatid ko. Tinuturing nila akong siguro para sa kanila patay na ako. Dahil sa makasarili ko. Sa pagiging makasarili ko. Parang lumalabas na tinatakbuhan ko yung problema sa Pilipinas. Ganun. Broken family. Ako bilang party nito. Ano ang nararamdaman ko? Para sa iba, siguro masaya ako. Ganun. Di nila alam, puro pain at sakit ang nandito sa puso ko. Kasi nga, nag-iisa ako. Saksi ang kwarto ko sa pagdadrama ko. Sabi nga ng kuya ko, try ko maging artista. Panigurado daw, pasok ako. Total, iyakin naman daw ako eh. Saksi ang gabi, sa bawat luhang pumapatak nito, na pumapatak sa unan at kama ko. Na tila habang buhay na nga ito. Tanong? Puro tanong ang laman ng utak ko. Tanong na kahit ako, hindi ko kayang solusyonan. Tanong na tanging si Ama lang ang may alam. Oo. Hangad ko rin ang makapiling si Mama. Yung tipong masasabihan ko siya ng mga bagay na di ko kayang ibahagi sa iba. Pero imposible. Kasi nga, magsiselo sila. Broken family. Ilang pamilya na nga ba ang nasira? Isa, dalawa, tatlo, o di na kayang bilangin ng daliri ko. Pero kahit ganito, lumalaki ako ng tama. Yung tipong kontento at parang bato. Na minsan nang nadurog at muling nabuo at nakompleto ang munti naming mundo. Broken family. Yung tipong di mo kasama si ina at hindi mo alam kung kanino mo ipapadama. Kaya puro kimkim ng dibdib ang nadarama. Nadarama? Oo nga pala. Manhid na nga pala. Kasi puro luha na lang ang nilalabas nito. Puro iyak na lang ang lumalabas sa mata ko. Halos mapulag na nga ako eh. Ang totoo niyan, masayahin akong tao. Pero sa likod nito, ay ang maramdaming ako. Masakit isipin. At ang pinaka
masakit sa akin. Sarili kong ate, tinatakwela ko. Initiis ko. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Kung ano yung nagawa kong mali. Mali ba na pahahalagaan ko si Papa? Mali ba na magiging broken family din ako dahil ang lalaking na pili ko ay hindi karapat-dapat alam ng lahat kung gaano ako nagtiis. Alam ng lahat kung gaano ako nagiging martyr din ako isang beses. Pero sa katagalan, hindi na kinaya ng puso ko na kung mananatili ako sa lalaking pinili ko, siguro una akong mawala sa mundo. Sabi ng lahat, ba't di daw ako tumakas? Tumakas ako sa umpisa pa lang. Alam ng lahat yan na unang anak ko pa lang, kumakas na ako. Pero hinanap niya ako kung saan saan. Natagpuan niya ako dun sa pamilya ko, sa pamilya ng pamilya ko. Umiyak, lumuhod, nagmamakaawa. Nung panahong yun, nagiging bato rin ako. Pero lumambot ang puso ko nang umiyak lahat ng nandun. Lahat ng mga taong nandun ang sabi sa akin, bakit hindi ko pwedeng, bakit hindi ko subukang magkaroon ng pamilya? Baka sakaling mag-iba yung daan. Baka sakaling mag-iba yung landas. Baka sakaling hindi ako katulad ng pamilya ko, ng mama at papa ko na broken. That time para sa kanila, sinubukan ko. Oo. Sila ang dahilan. Ang mga taong nandun ang dahilan kung bakit sinubukan ko. Sinubukan ko namang bumuo ng sarili kong pamilya, pero malas lang talaga siguro ako sa lalaking na pili ko. Kaya mas pinili kong lumayo. Nung nagkaroon ako ng chance na lumayo, tumakbo na talaga ako sa malayong malayo. Masayahin akong tao. Pero sa likod nito ay ang maramdaming ako.